So wala nang intro-intro. Na-miss ko ulit kasing bumaan at mga pre. Kaya kamustahin natin si Peshi, si Lance Stephenson. Alam naman natin na matapos lang ang isang season sa Lakers, eh medyo walang nag-inquire ng mga teams dito kay Lance sa NBA. Kaya noong may nag-offer na team sa kanya sa China, ay tinanggap niya ito. Ang team ngayon ni Lance Stephenson ay ang Liaoning Flying Leopard, ang pangalawang best team sa Chinese Basketball Association. Dahil na din sa NBA experience niya, ay makikita talaga kung ano nga ba ang kaya niyang gawin. At kung gaano talaga kataas ang level ng NBA. Si Beshi kasi ay may average sa loob ng 29 games ng 26 points, 7 rebounds at 3 assists per game. Ang Chinese Basketball Association ang isa sa mga destination ng mga NBA standout pag hindi nakakakuha ng kontrata. Dahil na rin sa marketing strategy at fanbase nito. Dahil sa performance ni Beshi ay malaki ang chance na makakuha ng attention sa mga NBA teams sa papasok na NBA playoff. Ang huling pagkakataon kasi na pwede siyang bumalik sa NBA ngayong season ay sa March, kung saan naman ay papatapos na ang CBA season. Kaya abangan natin ang mga susunod na kabanata para dito kay Beshi, si Lance Stephenson. Check nyo din ang video regarding sa story ng kanyang NBA career. Para sa pangalawang banat, noong nakaraang taon ay lumabas nga ang picture nitong si Delonte West na parang naging homeless na or palaboy na sa kalsada. Nagkaroon pa nga ng mga photos na may hawak siyang karatula at nanghihingi ng tulong. Doon nga din ay tinanggi niya ito at sinabi lamang na may tinutulungan lang siyang kaibigan. At ngayong taon ay laman na naman siya ng mga balita dahil sa may lumabas na video na hinuli siya ng mga pulis sa may MGM National Harbor Casino. Ayon sa nakakita, bago dumating ang mga pulis ay mayroong kaaway itong si Delonte West na hinampas niya ng bote sa ulo ng makailang beses. Sa pagresponde ng mga pulis ay nakita nila na duguan ang lalaki kaya nilagyan ng posas itong si Delonte. Ang depensa noon ni Delonte West ay tinutukan siya ng baril kaya kinailangan niya ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero wala namang ebidensya na may hawak na baril ang nakaaway niyang lalaki. Nag-react na rin ang ibang mga NBA players sa nangyayari dito kay Delonte West. Isa na dito ay si Jameer Nelson, ang ka-teammate dati ni Delonte sa college. Na hindi niya kinayang mapanood ang video regarding nga dito sa sitwasyon ni Delonte West at kung meron na bang nagpaabot at tulong sa kanya. Si Delonte kasi noon ay na-diagnose na may bipolar disorder o yung paiba-iba ang emosyon. Sa ngayon ay nagpaabot na ng tulong ang NBA Player Association dito kay Delonte at nakatalagang baguhin ang policy nila regarding sa resident ang kanila mga member. Nagawan din natin ang kwento at itong si Delonte West noong nakaraan. Para sa huling banat ay malabo na atang maitrade ng OKC itong si Chris Paul sa dahilan na sinabi ni CP3 na hindi niya tatanggihan ang player option niya na $44 million sa huling taon ng kanyang kontrata. Sa 2021-22 season ay 36 years old na si CP3 at mag-aalangan na ang mga teams na magbayad sa kanya ng ganong kalaking pera na mas pipiliin nilang gamitin sa mas bata na players or kaya ay sa isang superstar. Next year, ang initial na kontrata ni CP3 ay aabot sa $41 million. Sobrang laki pa rin yan at maiipit ang OKC or ang team na kukuha sa kanya. Sa ngayon naman ay maganda ang pinapakita ng OKC kahit sinasabi nilang nagre-rebuild sila na maitrade nga nila itong sina Paul George at itong si Russell Westbrook. Sabihin na natin mga pre, kahit hindi siya makakuha ng championship ay paldo naman ang pera nitong si Chris Paul kasi guaranteed contract yon. CP3, baka naman pwede kang mag-sponsor kahit sapatos, pang-raffle lang. Time!